Medyo malungkot ako, hindi dahil sa bagong SILG Secretary o DILG Secretary, kung hindi dahil sa katotohanan na napangunahan ang ating Pangulo sa paghahayag kung sino po ang susunod na DILG Secretary. Siguro naman kung tayo po ay nakikiramdam bilang supporter, bilang pinagkakatiwalaan ni Pangulong Bongbong Marcos, nagpahayag na po ang PCO kahapon sa kanilang Facebook page. Sinabi po ng PCO na ang Pangulong Bongbong Marcos ang maghahayag kung sino po ang susunod na sekretary ng DILG. Sa tingin po ba ninyo hindi alam ng PCO kung sino ang susunod na sekretary ng DILG kahapon? Alam na po iyon, pero minarapat po nilang hindi sabihin bilang respeto para sa ating Pangulo na siya ang maghayag kung sino yung nararapat na ipalit kay Secretary Benhur Abalos. Pero hindi po ganun ang nangyari sapagkat nabalitaan po natin kagabi na ito pong si Governor John Vic Remulla ang papalit bilang DILG Secretary. Ito po ay ayon sa balita. Panoorin po natin ito, mga tol. Binawi ni John Vic Remulla ang kandidatura niya sa pagkagobernador ng Cavite. Kinumpirma naman ng kapatid niyang si Justice Secretary Boying Remulla na si John Vic na ang napiling bagong DILG Secretary. Nasa frontline ng balitang yan, Gary De Leon. Sa eksklusibong larawang nakuha ng News 5, makikita si Cavite Governor John Vic Remulla sa tanggapan ng Commission on Elections. Binawi kanina ni Remulla ang kanyang Certificate of Candidacy sa pagkagobernador ng Cavite. Sa gitna yan ng maugong na usap-usapan siya ang magiging bagong kalihim ng Department of Interior and Local Government o DILG, kapalit ni Secretary Benhur Abalos na tatakbong senador. Ako, sinusuportahan ko si Secretary Boying Remulla. Hindi po ako kilala nito. Wala po akong kilala, may isa sa Department of Justice. Katakot-takot po na bashing at pagbabanta ang inabot ko nang ipagtanggol ko si Secretary Boying Remulla. Una, doon po sa pagkakaroon ng kaso ng kanyang anak sa illegal na droga. Pangalawa, doon po sa kanyang pagkakaso kay Gerald Bantag o sa pangunguna ng mga pahayag tungkol sa mga kinakaharap na kaso ni Gerald Bantag. Napakarami, hindi ko po mabilang. Mas marami po ang nambash sa akin sa pagkakataon na yon kumpara sa ibang mga topic na tinalakay po natin dito. To the extent na ako po'y pinagbabantaan ng napakarami ding mga basher. Pero lahat naman yon baliwala lang sa akin dahil ang katuwiran ko, kung sino po ang pinagkakatiwalaan ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay dapat po ding pagkatiwalaan. Ngunit sa punto na ito, medyo malungkot ako kasi parang hindi napigil na Secretary Boying Remulla na sabihin yung susunod na SILG. Kasi pwede naman niyang sabihin na hintayin na lamang po natin ang announcement ng ating Pangulong Bongbong Marcos rather than confirming sa media. Ganito lang naman kasimple yun eh. Nagpakita ng indikasyon itong si Governor John Vic Remulla sa pamamagitan ng pag-withdraw niya ng kanyang Certificate of Candidacy bilang gobernador. Siyempre, ang media, ang attention nito, maglalaro, aba, bakit nag-withdraw ito ng kanyang kandidatura bilang gobernador? Siya ba ang papalit na DILG Secretary katulad ng umiingay na balita? Tatanungin ngayon si Boying Remulla. Sana ang naging sagot ni Secretary Remulla, no comment muna ako dyan kasi si Pangulong Bongbong Marcos ang magsasabi kung sino ang papalit. Wala pong mawawala sa kanya. Walang mawawala sa mga Remulla. Pero ang nangyari, hindi pa ina-announce ni Pangulong Bongbong Marcos, eto na, kinumpirma na nila. Parang pinapangunahan ba nila si Pangulong Bongbong Marcos? Ganun pa man, maliit na issue para sa akin yan. Supported pa rin ako. Napakalakas pa rin ang pagsuporta ko dito kay Secretary Boying Remulla. Hanggat tama ang kanyang ginagawa sa Department of Justice, kahit anong pambabash ng mga critical sa kanya, sa akin, hindi ko po yan tinitingnan ng seryoso o kung anuman. Ano? Ako'y magpapatuloy lamang sa pagsuporta
dahil nakikita ko naman na napakagaling na Secretary of Justice itong si Boying Remulla. Tuloy po natin ang pakikinig dito po sa balita. Mayan mismo ng kapatid ni Governor John Vic na si Justice Secretary Boying Remulla. Po kapatid na po ba talaga yung magiging SILG? I think so. I scheduled to have an oath-taking tomorrow morning. Ikinatutuwa raw ni Secretary Boying ang pagkakapili sa kanyang kapatid sa DILG. The commitments can be made instantly because the two of us can always talk about what we have. Maybe personal feelings ang nangyari dito eh. No, not professionalism. Siyempre, kahit sino naman siguro ang tanungin, masaya ka na ngayon ang makakasama mo sa sangay ng gobyerno o sa magkaibang sangay ng gobyerno ay kapatid mo mismo. At napakaganda ng relasyon na ito sapagkat kinakailangan ang matibay na relasyon sa pagitan ng DILG at ng DOJ at ng talagang close communication between these two departments. At ngayon makikita natin ito sa Remulla Brothers. Ganun pa man, excited siguro talaga itong si Boying Remulla kaya hindi niya na po napigilan yung kanyang emosyon at nakalimutan niya na may announcement po ang Presidential Communications Office na ngayong araw po na ito, si Pangulong Bongbong Marcos ang dapat naghayag kung sino ang papalit kay Secretary Benhur Abalos. Mas maganda ang coordination niya. Like minds, tsaka I think that we only want the best for the country. Wala tayong ibang motive dito. Yon ang isa sa pinaka dapat tingnan ng tao dito. Yung hangad ng mga Remulla kung ano talaga ang makakabuti para sa bansa. Tatakbo namang gobernador ng Cavite, kapalit ni Governor John Vic, ang anak ni Justice Secretary Remulla ni si Francisco Gabriel Abeng Remulla. Yan ang issue din naman on the other hand, political dynasty. Kapatid, asawa, pinsan, kamag-anak. That's life dito sa Pilipinas. Wala tayong magagawa. Sino ba ang dapat sisihin dyan? Taong bayan. Hindi po itong mga pamilya na ito. Taong bayan po kasi ang naghahalal sa kanila eh. Kung gusto po natin ang pagbabago pagdating sa political dynasty kung tawagin, hindi naman kinakailangan ng batas talaga eh. Ang kinakailangan, prinsipyo sa bawat individual. Kung ano yung paniniwala mo, yun ang iboto mo. Kaya walang dapat sisihin dito. Political dynasty, eh taong bayan ang bumoboto. Hindi naman sila yung mismong nagtatalaga sa kanilang sarili. Except dito ngayon sa nangyari sa ating administrasyon, appointment yan, Remulla. Pero wala rin tayong magagawa dyan. Kasi kung nakikita ng ating Pangulong Bongbong Marcos na maganda naman ang serbisyo publiko ng mga Remulla, why not? Bakit mo ipagkakait by reason of sila'y magkapatid ang mga posisyon sa gobyerno kung saan yung best interest naman ng bansa ang pagtutuunan ng nila ng pansin at higit sa lahat, makakapag-deliver naman sila ng excellent public services. Ganun pa man, ito mga political dynasty na ito, uulitin ko lang mga tol, taong bayan ang may kasalanan dyan, hindi po itong mga pamilya na ito. Tayong mga bumoboto. Kung ayaw natin ng political dynasty, iboto natin yung mga sa tingin natin na hindi magkakamag-anak. Except, kung magkaroon talaga ng particular na batas na during the incumbency of a certain elected positions or elective positions ng isang politiko, eh hindi pa pwedeng maging at the same time vice mayor, yung kanyang asawa, yung kanyang anak, yung kanyang pinsan, in short, up to the third degree of consanguinity and affinity. O gawin na natin fourth degree of consanguinity and affinity hanggang tito, tita o pinsan-pinsan. Pagka may nakaupong isang opisyales, dapat hindi pa pwedeng kumandidato hanggang doon sa fourth degree of consanguinity and affinity. Kapag ka nagkaroon ng ganong batas, eh mawawala talaga itong mga political dynasty na ito. Pero ang tanong, sino ba ang lumilika ng mga batas? Ang mga politiko. Hahayaan ba nila na mangyari iyon? Tingin ko, hindi. And that fact, pwede nating sisihin ang mga politiko. Yung hindi nila pag-create ng anti-political dynasty law
Pero yung pagnangyayari ngayon ng mga political dynasty na ito across the country, not only the present administration, kung hindi rin naman yung mga opposition, eh taong bayan po ang may kasalanan dyan. O dito naman sa issue, balik tayo sa Remulla, DILG, DOJ situations natin ngayon sa ating executive branch of the government. Lagay lang muna natin ito ha. Nahahati po ngayon ang opinion dito ng mga loyalista at saka ng mga PBBM supporter. Pero so far wala akong nakitang PBBM supporter na nagkaroon ng reaction dito O hindi lang ako aware sa social media. May nakita akong Marcos loyalist na pina-follow po natin na magkaiba po ang paninaw dito. Although eventually nakita ko rin naman sa latest post ni paring Ayam Dizon, sinusuportahan niya na ngayon yung SILG position para kay John Vic Remulla. Kasi ito po, kahapon nang pumutok ang balita na ito, ito po yung sitwasyon sa ating mga loyalista. Anyway, basahin nga muna natin ito pong balita. Nakalimutan kong i-share din sa inyo ito. Although, napakinggan na naman natin kanina, pero basahin natin, baka meron pa tayong ibang mga importanteng impormasyon na makuha po natin dito. Oh, hindi. Parehas lang pala. Huwag na natin basahin. Dako na tayo dito. Nang pumutok ang balita na ito, nagpahayag si paring Yayam Dizon, isang loyalista, ng mga sumusunod. Governor John Vic Remulla as DILG Secretary. What a very disappointing choice. DOJ na, DILG pa. Wala na bang ibang magaling sa Pinas? Kita naman natin yung tone ng pagsasalita dito ni Yayam Dizon. Disappointed siya. Ibig sabihin, hindi niya nagustuhan yung decision ng appointment para kay John Vic Remulla. Siguro sa reason na sila ay magkapatid. Pero in fairness naman sa kanya, bumawi siya sa latest post niya. Kasi dito, Governor John Vic Remulla has a large shoes to fill. May God bless you for this important challenge in your political career. I hope ganito yung maging mindset natin mga PBBM supporter at mga loyalista. Do not question the prerogative of the president. If you are PBBM supporter, more so a Marcos loyalist, huwag po natin questionin yung prerogatibo ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi alam niyo mga tol, kung talagang mahal natin ang isang tao, susuportahan natin ito sa lahat ng kanyang mga undertaking. Maliban na lamang kung magkamali si PBBM dito. And that will be the time na tayo yung magkikriticize. Pero sa ngayon, wala namang dapat tayong i-criticize. Hindi dapat sa ating mga PBBM supporter and Marcos loyalist magsimula ang kritisismo sa appointment sa gobyerno. Kaya I fully agree dito sa post naman ng isa ding loyalist, si Melchor Guevara. I am sorry, Melchor Vergara. Almost at the same time, nag-post ang dalawa na piniture po natin na Marcos loyalist. But I'll rather go dito kay Melchor Vergara kasi this is the very first thing na dapat nating gawin. 100% suportahan natin ang decision na ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ni Melchor Vergara dito, good choice. He has a lot of executive experience in local governance and would surely do well at DILG. Alam niyo, nung mabasa ko itong post ni Melchor Vergara, nagpasalamat ako. Kasi alam niyo naman yung position ko, may mga nagtatanong sa akin dito kahapon. Sino ba yung napupusuan mong susunod na DILG secretary? Ang daming mga ingay, di ba? Never ako nag-comment. Kasi pagka ganyang bagay, ayokong pangunahan ang Pangulong Bongbong Marcos. May mga nakikita pa akong ibang content creator, sinasabi, certain na ganito, ganyan. Hindi ako nagko-comment. Ingay pa lamang ng
ng appointment kay Sap Lagdameo, meron na kagad kritisismo. PBBM supporter or loyalist 'yon, 'di ba? Parang hindi yata tama yung ganun. Although this is my opinion. I am not saying na mali ang opinion nila. This is only my opinion. We are all entitled to our own opinion. But para sa akin, hindi po tama 'yon. Para sa akin lang, ah. Kasi at all cost dapat 100% ang support natin kay Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, pagdating kay Sap Lagdameo, parang common sense naman para sa akin. Although meron kang sariling kaharian bilang DILG secretary, pero ida-downgrade mo ang sarili mo from special assistant to the president to SILG secretary. Ako siguro, wala akong magagawa kung ako yung SAP tapos pipiliin ako ni Pangulong Bongbong Marcos maging DILG. Wala akong magagawa kasi kagustuhan yun ng Pangulo. Pero kung ako ang Pangulo ng Pilipinas at lubos kong pinagkakatiwalaan ng isang tao, kaya nga special assistant to the president, hindi ko ida-downgrade ito to DILG secretary. Although mas juicy. Pag sinabi natin juicy, alam nyo na kung ano ang ibig sabihin ko dyan sa posisyon na yan kaysa sa SAP na posisyon. Ngunit, kung yung alter ego ang pag-uusapan, di hamak na mas mataas ang special assistant to the president kaysa sa SILG. Nakukuha niyo yung point doon? Kaya malabong mangyari na yung pinaka-pinagkakatiwalaan sa lahat ng mga kalihim sa gabinete ng ating Pangulong Bongbong Marcos, walang iba kung hindi si special assistant to the president Anton Lagdameo ay kanyang ida-downgrade to DILG secretary. Kaya doon, kumpiyansa ako na hindi mangyayari yun. Natatawa nga ako sa mga nagre-react eh. May mga nagre-react pa. Ano ba naman yan? Porkit ba malapit kay Pangulong Bongbong Marcos? Eh, siya na ang ilalagay as DILG secretary. Tinatawanan ko lang sa isipan kasi sabi ko, malabong mangyari to. No? Tapos meron ding nagpalabas ng issue kay Ace Barbers. Sa tingin ninyo, mapagkakatiwalaan ni Pangulong Bongbong Marcos si Barbers? I don't think so. Ano? Eh, napaka-active supporter ni Ace Barbers sa mga Duterte. Ngayon lamang nagbago ang ihip ng hangin, considering siyempre na hindi na nakaupo ang mga Duterte. And kung ako Pangulo, loyalty ang titingnan ko talaga sa tao. Comes next, qualification. Ha? Siguro kaya hindi ako biniyayaan ng pagkakataong mag-lead eh, sa public service. Ako, presidente ako ng training class namin. Pero yan yung mga pamantayan. Ano, kung ako'y magiging pinuno, unang-una kong titingnan sa tao ko, loyalty sa akin. Susunod lang yung qualifications. Ha? Pero hindi mo pwedeng paghiwalayin yan. Laging magkasama dapat yan. O, balik tayo dito kay John Vic Remulla. Tama ba si Melchor Vergara sa kanyang sinasabi? 100% tama siya. Ano bang issue kay John Vic Remulla? Pogo. Wala naman ako ibang isang nakikita dito eh. Pero yung isyong binabato nila na pogo, malinaw naman ang pahayag dyan ng mga Remulla. Wala silang kinalaman sa pogo. At ang pogo, patapos na sa Pilipinas. Kung meron mang pogo sa Cavite, hindi po yan na-create sa panahon ng Marcos administration. Yan po ay nangyari sa Duterte administration. Kaya bakit sisisihin ng Marcos sa pagkakataong iyon? Pagdating sa governance, napakaganda ng pamumuno nitong si John Vic Remulla sa Cavite. Hindi naman siguro siya mamahalin ng mga Caviteño kung hindi siya maayos na gobernador. Ang daming malalakas na kandidato sa Cavite. Yung mga malalaking pamilya dyan, ang mga Revilla. Mandanas ba yon? Sino ba yung dating gobernador ng Cavite? Bakit ngayon nakaupo si John Vic Remulla sa kabila ng may mga malalaking political family dyan sa Cavite? Kasi nakikita ng tao ang maayos na pamumuno sa kanya. At bilang maayos mamuno, kung nagagawa mo ito sa local government, especially sa isang probinsya,
magagawa mo rin ito sa isang departamento ng ehekutibo. Kaya wag nating questionin ang appointment ni John Bec Remulla dahil lamang ito ay kapatid ni Boying Remulla. Ang pamantayan kasi, kung walang bawal, pwede mong gawin ang isang bagay. Hindi ipinagbabawal sa batas eh, na magkapatid pwedeng ma-appoint as secretary ng departamento sa ating executive branch of the government. Ibig sabihin, walang nilalabag si Pangulong Bongbong Marcos. But, this is a top decision na ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi, kapag ka sumablay si Boying Remulla, it's not Boying Remulla, it's not John Bec Remulla ang magpe-fail lamang dito. Ang dagok dito na kay Pangulong Bongbong Marcos. Remember, he is the alter ego of the president. Hindi mangyayaring papalpak ang tao kung hindi inappoint ng presidente. At doon natin maaaring sisihin si Pangulong Bongbong Marcos. Pero sa ngayon, wala pa eh. Bakit natin uhusgahan ang isang tao nang hindi pa nga nakakapagsimula sa kanyang serbisyo? Pero kung titingnan naman natin yung track record, ay napakaganda. O, kaya nakikiusap po tayo sa mga kapwa po natin PBBM supporter and Marcos loyalist. Magtiwala po tayo sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Huwag po nating pangunahan ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Kung nagawa po natin magtiwala sa napakatagal na panahon na, lalong-lalo na po kayong mga loyalista. Ako, bago pa lamang po ako sa politika eh. PBBM supporter lang talaga ako eh. I don't care kung may tumakbong ibang mga Marcos. Kasi si PBBM lang ang direksyon na tinataho ko eh. Ganun ako ka-loyal kay PBBM. Kung meron mang loyalista para kay PBBM, number one po ako doon. Kaya sa lahat ng mga desisyon na ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos, sinusuportahan ko. Dapat nga hindi ko muna to sinasabi ngayon eh. Kasi hindi pa nagpapahayag si Pangulong Bongbong Marcos. Kaso lang, napaaga yung pagsasalita ko sa publiko ng ganito dahil pinangunahan, unfortunately, ng sinusuportahan ko ring sekretary ng Department of Justice. Dapat mamaya ko pa to sasabihin. Kapag ka napanampa na nitong si Pangulong Bongbong Marcos, itong si John Bec Remulla. Eh kaso lang, napaaga na yung pagsasalita natin dahil nagkakaroon na ng iba't ibang issue eh. Again, wag akong ma-misinterpret ng ibang mga loyalista, lalong-lalo na kay paring Yayam Dizon. Kumpare ko siya, inaanak po siya ng aking, inaanak niya po ang aking bunsong anak. Wala akong masamang tinapay sa kanya. And hindi ko rin naman masisisi si paring Yayam Dizon yung initial reaction niya. Kasi lahat naman tayo naghahangad ng pagbabago, di ba? Lahat tayo naghahangad ng magandang mangyayari sa bagong Pilipinas. Kaya siguro marahil ganun yung naging initial reaction niya. Pero sa huli, nakita naman natin kung paano niya ngayon sinusuportahan ang appointment kay Governor John Bec Remulla. Totoo naman din itong sinasabi niya. Napakalaki talaga ng gampanin na ito. Dahil napakaganda po ng iniwan na trabaho nito pong si Secretary Benhur Abalos na aking iboboto sa pagkasenador. And I hope samahan po ninyo ako. Kung pwede, mag-hashtag Abalos po tayo. Hashtag Abalos ako. No? Kasi sa pamumuno nitong si Secretary Benhur Abalos, talagang gumanda po ang pamamalakad sa Department of Interior and Local Government. Ang mga significant accomplishment under his leadership, especially sa Philippine National Police, ay ang pagkakahuli kay Apollo Quiboloy. Siyempre, ang pinaka-main man dyan, yung pinapangarap nyo ring maging secretary, which I believe hindi mangyayari so far, no, na si General Nicolas Torre. Hayaan nyo munang tapusin ni General Nicolas Torre ang kanyang serbisyo sa PNP. Bata pa po siya, wala pa po siyang 56 years old. The compulsory retirement as mandated under the law, Republic Act 6975, ay upon attainment of age 56, all uniformed PNP personnel shall be retired from the service. Wala pa pong 56 years old si General Torre, kaya hayaan nyo muna siyang maglingkod sa PNP
at mas marami pa pong magagawa yan compared kung siya ay maupo bilang DILG Secretary. Ngayon, balik tayo sa accomplishment ng Secretary Benhur Abalos. Merong issue sa kanya, yung kay Go Wapping. Alam niyo, kung yun po yung tinitingnan ninyo na issue kay Secretary Benhur Abalos, marahil hindi po kayo informed. Ano? Kulang lang po kayo sa impormasyon kung bakit nagagalit kayo ngayon kay Secretary Benhur Abalos dahil sa pagkakaroon ng sinasabi nila na VIP treatment kay Go Wapping. Wala pong VIP treatment na nangyari kay Go Wapping or dismissed Mayor Alice Guo. Ang katotohanan po doon, ayon na rin po sa ating mga napapanood na balita at personal na impormasyon na nakarating po sa atin, ang pagkakahuli sa kanya sa Indonesia ng mga otoridad doon ay kinakailangan sa isang partikular na panahon within 24 hours, ma-turn over ito sa Pilipinas. Bakit? Kasi wala pa po siya during that time na kinakaharap na kaso. Wala pa pong kaso si Alice Guo or Go Wapping during that time. Ha? Lumabas ang warrant of arrest ni Go Wapping nung natapos na yung pagkaka-aresto sa kanya. Ano? Nung sinusundo na siya. Kaya ang magiging pamantayan lamang ng Indonesian authorities para i-turn over itong si Go Wapping at hindi sila malagay sa paglabag sa batas nila doon within 24 hours, dapat ma-transfer pabalik dito sa Pilipinas si Go Wapping ay yung order of arrest ng Senate of the Philippines. At sino ang magpapacilitate nito? Hindi po kayang ipacilitate iyon ng mga ordinaryong kawani ng ating NBI, ng ating BI. It necessitates the presence of a high-ranking officials. In that case, walang iba kung hindi si SILG Secretary and the Chief Philippine National Police, Romel Marbil. Kine-question nila bakit kinakailangan gumamit ng eroplano. Meron pong oras na ibinigay na ultimatum ang Indonesia. Kailangan sa pagkakataong iyon, maproseso ang pag-transfer kay Go Wapping. Kailangan mo ngayong gumamit ng private plane. Kasi yun lamang yung paraan eh. Either gagamit ka ng AFP aircraft or private plane para mas mapabilis yung proseso. Wala pong VIP treatment doon. Hangad natin na mahuli si Go Wapping at maibalik dito sa Pilipinas at maiharap sa kanyang mga akusasyon na ibinabato. Tapos, gumawa ng paraan ang ating gobyerno. Ang action na yon ni SILG Secretary ay hindi po action niya. Tandaan po natin yon. Action po yon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Lahat ng action ng mga sekretary ay aksyon ng ating Pangulo. Hindi gagalaw ang mga sekretary nang hindi alam ng Pangulo ng Pilipinas. Kaya wag natin sisihin si Secretary Benhur Abalos sa puntong yon. Hindi yon VIP treatment. Yon ay kaparaanan para mabilis na maibalik nang walang magiging problema si Go Wapping sa Pilipinas at maharap na ito ang lahat ng mga akusasyon na ibinabato sa kanya. Ikatlo, yung selfie. At tulad po ng sinabi ko sa inyo kanina, maaaring hindi po kayo informed sa tunay na nangyari. Ang selfie ay nangyari po sa Indonesia. At hindi po selfie yung kina Secretary Benhur Abalos at Romel Marbil. Yun po ay isang photograph taken sa isang room with the presence of other individuals. Hindi niya nga hawak yung camera eh. Kinunan sila. Kung may nag-selfie man doon, nananagot na sila ngayon yung mga members ng NBA at DI. Pero kina Secretary Benhur Abalos, hindi. Anong gusto po natin gawin? Meron tayong camera sa harapan, tapos may kaharap ka ng mga
Indonesian personalities doon and authorities, ang media, kukunan ka ng picture, hindi ka ngingiti. Wala tayong magagawa. Ngayon, kung nagwaki itong si Go Waping, hindi rin yun kontrolado nitong si SILG Secretary. We have to remember that the jurisdiction falls under Indonesian authorities. Hindi sila pwedeng, Go Waping, tumigil ka dyan sa ginagawa mo. Go Waping, pusasan kita eh. Hindi. Kung meron tayong dapat sisihin sa VIP treatment, kung meron man, Indonesian authorities po yun. Dahil nangyari yon sa Indonesia. Upon boarding sa aircraft ng ating bansa, ano ang ginawa kay Go Waping? Binasahan siya ng kanyang karapatan kasi dala-dala na rin yung warrant of arrest sa kinakaharap niyang kaso sa Tarlac. Yun yung mga pagkakataon na sana ma-realize natin na yung mga punto na yon, hindi natin dapat binabato kay Secretary Benhur Abalos. Eh. Napakaliit na eksena lang nung kung tutuusin, compared sa mga napakaraming accomplishment nitong si Secretary Benhur bilang DILG Chief. And I hope kahit paano na informahan ko kayo sa punto na ito. At muli, hinihiling ko po ang inyong suporta kay Secretary Benhur Abalos. Ako, ginagawa ko po ito ng walang anumang kapalit. Ha? Wala akong anumang kapalit na na hinihiling dito. Tanging ang hangad ko, matupad sa pamamagitan ng pagtulong sa kanya ang kahilingan ng ating Pangulo na gawin nating senador si Benhur Abalos. Ang ilan pa sa aking mga iboboto na nakikita po ninyo ngayon sa screen, nakalimutan kong ilagay pala ito, sayang yung pagsasalita ko, ay ang mga sumusunod. Si Benhur Abalos, si Erwin Tulpo, si Bong Revilla, si Ariel Querubin, at tingin ko maraming magagalit sa akin sa susunod niyong makikita na aking iboboto, si Manny Pacquiao. Kasama na po siya sa aking iboboto. Bakit? Abangan nyo sa mga susunod na live streaming natin. Ilalahad ko sa inyo ang kadahilanan bakit ko iboboto in addition to the other four na inuna ko ng inilista, itong si Manny Pacquiao. Maraming salamat po sa inyo. Hanggang dito na lamang. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo. And meron tayong 10 a.m. schedule live streaming sa Top 1 Charlie. Magkita-kita po tayo doon maya-maya. Hanggang dito na lamang mga tol. Bye for now.